trusted site locator. So bali nandito po kami ngayon sa Barangay Anhawan, Calawag, Quezon, kung saan i-locate po namin yung 6 hectares na 2 titles. Bali magkabukod po sila. Etong 3 hectares na ito, ito yung mismong along Barangay Road, then yung another 3 hectares ay may right of way na 20 meters papasok. So isa naman po ang may-ari niyan. Bali ito po ay mula sa Calawag poblasyon hanggang dito ay 16 kilometers away lang po tayo. At ang kagandahan dito sa property, meron pong cellphone signal, mayroon din pong source ng tubig which is sapa, at meron din pong electricity. At kagandahan, ongoing na rin po yung pagpapasement ng kanilang kalsada. So ito po ay pinabebenta sa akin ni seller ng 'yung presyo sa amin ni seller na to. Na tinutulungan naming maibenta dahil almost 1 month and a half na po siyang nangungulit sa akin na i-vlog ito. So bali kasama ko 'tong kapatid ko na si Martin. So in a few videos ko siya po 'yung makikita nyo, dahil po ako ay naka-focus ngayon sa mga documents na inaayos po namin dahil po releasing na po 'yung mga una naming nabenta, then meron po kami mga na-sold ulit. So yun po ay tinututukan ko. Kaya for the meantime, siya po yung makakasama nyo. So ano pa mo hinihintay nyo? Tara, samahan nyo kami. Iikutin namin tong property. So good morning po. Bala, nandito ako sa Barangay Anahawan kung saan ilolocate ko po yung 6 hectares na dalawang titulo siya. Bali po, tig 3 hectares po yung property. So yung isang 3 hectares nandun po, kalapit nung kambingan. Ibablog ko siya later. Then itong isang 3 hectares nandito siya. So ito po yung may right of way siya dito na almost 20 meters lang. So yan po yung mismong right of way. Access naman po ang 4 wheels. So bali mula po ako sa Calawag poblasyon, tinarabel ko lang po ito ng nasa 20 minutes po. So ito po ay almost 16 kilometers away lang. So yun na po yung property sa mismong pwesto po ng mga kapatid ko. Bali papaliparan namin siya ng drone. So itong dinadaanan kong ito ay mismong right of way papunta dito sa property. Then ang kagandahan ito, flat land. Napaka flat land itong property. So makikita nyo po yung bakod. Ayan. May bakod na po siya. Kapag ganun. Oo. So pinabakuda na po nung may-ari para po at least aware na po tayo dun sa nasasakop ng property. Ayan. So ito po yung mismong kabuuhan o loob ng property natin na 3 hectares. So ang gusto saan ni seller, both bibilhin. Magkabukod siya, magkabukod din ng titulo, pero parihas po, isa along Barangay Road, then itong isa may right of way papasok. So napakaganda nito sa livestock. Ayan, yung inam na rin. Yung isa pwede natin gawin kasi na kambingan yon. Then ito, pwede tayo dito mag-alaga ng inahin. So, ayan. Paliliparan namin ng drone para at least makita nyo yung pinakang aerial shot ng loob. So, pwede natin dito mag-free range chicken. Pwede rin tayo dito mag-alaga ng inahing baboy. Kahit ilang heads, wag lang lalagpas ng 100. Tapos, pero yung kailangan dun sa gagawin nating kulungan ng inahin is maayos o may deposito. So kagandahan dito, hindi gasinong bahayan, pero may mga kapitbahay naman tayo. So ayan. So paliliparan ko siya ng drone. Ang kagandahan dito sa property, napakamura lang nito binebenta. So kagandahan nito, madaling linisin. Ayan. Pwede nakikita nyo, yan na yun. Ayan, ang inaw, yan ang ganda na rin. Na? Ako'y natutuwa. Ayan. So may mga nyug pa rin naman siya. Oh. So madali itong linisin. Nako, meron agad akong idea kung sino makakabili nito. Nasa US. Sa hinahanap mo, ma'am, eto talaga yun. Pasok na pasok sa'yo. So malapit tayo, ma'am, sa kuryente, kasi nakita nyo naman dun sa intro ko na meron dun poste ng kuryente. So may source din dito ng tubig, although hindi siya running water, pero may bukal. So magpalagay lang tayo ng deep well, then tanke, di motor ulit, pwedeng-pwede na to. So kung makikita nyo dun sa isa naming content, dun sa malaya, meron dun initayo si Sir Gerald na tanke siya, na pero solar ang gamit, so tipid sa kuryente yun. So
ito yung property. Bali yan. Sinachat ko na siya. Nilapitan ko na. Makikita nyo. Flat land po yung area. Ayan. Paikot-ikot lang ako. O, diba? So, Carabao Grass siya. So, makikita nyo po dun, may parang maliit na sapa. Pupuntahan ko siya. Ayan. Para at least makita nyo. May source tayo ng tubig. So, ang kagandahan sa property na to, malapit lang din sa bayan. So, kung magla-livestock tayo, kaya nating ilabas. Kasi accessible ang four wheels kahit truck. So, ayan, yung sapa-sapa. Ayan. So, kita nyo yun, tabi po. May source tayo dito ng tubig. Meron tayong sapa-sapa. So, hindi tayo mabibitin sa tubig. Kasi, tag-init ngayon, sobrang init dito ngayon, pero may tubig pa rin siya. Ibig sabihin, hindi siya nakakatihan. So, ito yung isang 3 hectares na pwede tayo maglagay ng baboy, free-range chicken, o magtanim ng vegetable. So, nasa inyo na kung anong pagde-develop ang gagawin nyo dito sa property. Then, puntahan naman natin yung kabilang 3 hectares kasi same binibenta ni seller. So, malapit din pati tayo sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. So, pupuntahan po naman namin ay yung kabila. Yan. Yan. Okay. Para namin. Ayan yung kalapit. Ah, may internet din dito, may PLDT. Opo, ma'am. Ito yung kalapit, ito yung sinasabi ko sa yung kalapit nating kambingan. Ayan, ayan. Ayan yung may kambingan. Ito yung property. Ayan. Basuka lang siya. So, bali ito po yung mismong 3 hectares. Bali, may muhon po dito. Makikita nyo po yung muhon. Ayan. Ayan po yung muhon niya. Saka boundary natin. So, itong ating kalapit, nag-adjust na. Para once na mag-widening, may ilalaki pa yung property, yung kalsada. So, yung frontage namin, mula dito sa muhon na to, papunta dun sa kasama kong yon. Tread. 72. 70 yan. Kahit takbangin mo. Okay na yun. Up, 100 nga. So, may 100 meters po tayong frontage dito sa harapan. So, bali, ayan po makikita nyo. Yan. So, mula po sa pwesto niya, doon sa may bubong na yun, pero hindi na natin sakop yung lukaran. Dito na tayo sa may baba ng lukaran. Tapos, yan po. Tapos yung muhon doon. Ayan. So, may frontage tayo ng almost 100 meters. Oo. Tapos, ito po yung kabuuhan niya. Kapag ganun tayo. So, bali, masukal. Pero, flat land din siya. May source na rin tayo ng kuryente. May linya dito ng PLDT. May on the spot buyer na po kami. Ga-video call ko na siya. I-chine-check na niya tong property while on vlogging. So, for sure, babayaran niya na rin to. Ayan. So, yung papasok kuya, pwede nating pasukin. Ayan. Say, okay lang, papasukin namin yung loob. So, yung loob, papasukin namin.
para at least makita ko yung loob niya. Ayan. Pasokin natin yung loob. So, bali itong fort lang na to. Flat lang naman po siya, pero masuka lang. Kaya kailangan natin siyang ipalinis. Ayan. So, ang kalapit natin dito is yung isa na may kambingan din. So, nasa source ng tubig, kuya. Puntahan natin yung sapa para at least nakikita nila yung source ng tubig. Oo, ganda nga nung kambingan. Ayun yung kambingan, kapit bahay. So, may source po tayo ng tubig dito. May sapa din tayo. Yun yung bahay ng kambing nila. Ito yung sapa rin niya, is katulad dun sa kabilang 3 hectares. Nabukal siya. Ayan. So, ganito lang yung ano ng status ng lupa niya. Yung hindi siya bundok, hindi siya creek. Flatland lang siya, yung Anahaiba. Ayan. So, ito yung loob niya. So, paliliparan ko rin siya ng drone para po at least makita nyo yung aerial shot niya saka yung mga kalapit natin. Ayan. Maganda itong lagyan ng kambing kasi ang kambing kailangan niya makatikim ng 7 damo. So hindi lang 7 damo yung makakain niya dito. 36 damo char. So ayan po. So ayun na yung aming drone. Ayan. So talagang napakaganda rin ito sa kambingan. Talagang good for kambingan to. Kaya pagka-upload ko na to, for sure sold na to. So yung mga nyug na yan, kasama pa yan dito sa property. Ayan. So ito yung may malaking tabi po. So ito yung pinaka-source ng tubig natin na may bukal, na may malaking puno. Ayan, tabi po. Ah, tabi po. Ah, pinaglalaban. Nililiguan. Ano? Tabi po. Bukal. Ito po yung bukal. Ayan, tabi po. So, ayan. Kikita nyo po yung ano niya. Wala kaming inahunan. Wala kaming nilusungan. Talagang pantay lang po yung aking nilalakaran. Ayan. Ako! Ayan, ang swerte na naman ang makakabili nito. Ayan, ang swerte na naman. Ah, so, ayan. Pasok pa rin natin itong property na to. Itong loob na to. Ayan. Oh, ayan. Hanggang dyan lang po tayo sa may mga nyug na yan. Paikot na po tayo. Oh. So, ayan po. Hope you like it po.
Farmland. So, nandito na yung hinahanap nyo. Please subscribe my YouTube channel, Jeya Real Estate Property and Real Estate Property by Jeya. And please click the notification bell para updated kayo sa aming uploaded videos. At laging tatandaan, don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. Salamat po!